Mga Karawas, good morning. Kamusta po tayo lahat? Bali, today is July 26, araw po ng Martes. Eh mga Karawas, ipagpapatuloy po natin yung tatlong magkakasabay na project natin, which is yung Birth to Finish, yung Bagong Roos, tsaka yung Angeli Singer Firewall dito po na matatagpuan sa Phase 5. Bali, yung update po doon, dumating yung materialis kahapon para sa mga kisame. Pero baka sa mga susunod na araw pa yung magamit. Ipapauna muna natin at ipapakompleto natin yung excavation po doon. Mga isang ganda lawang araw na lang po, makukompleto na. Tapos pwede na po tayong lumipat para sa mga interior finishing. Yan, check natin yung attendance natin ngayon, yung araw po ng Martes. Kompleto po yung buong tropa. Ayan mga Karawas, tapos birth to finish po natin, finishing carpentry. Halos tapos na rin yung preparasyon natin. Primering na, tapos final top coat na po tayo. Ayan mga Karawas, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes and enjoy watching po. Good morning, nandito tayo sa bagong project natin na row house. Tapos kahapon, namili tayo ng tiles, nandito po sa owner. Ayan na. Yan na, hinihintay ko na lang na magdatingan yung buong tropa rito. Tapos mukhang dadaan din dito yung mga nagtatrabaho sa Phase 5 para kunin yung shipping gun natin. Ayan, nabanggit ko po yung kahapon na merong paggagamita ng shipping gun. So ito, unti-unti nating dadalhin muna dito sa site. Ito tatlong box lang kasi alam ko baka ito yung natural deco stone. Ayan o. Baka kasi magbago yung isip ng client na hindi ipalahat. Tama nga ako, may ibang part dyan sa wall cladding. Hindi niya ipapalahat yung tiles na ganito. Ganito yung disenyo. Meron siya napili dun sa isa sa mga binibilhan natin ng tiles na bibilhin natin mamaya. Kasabay nung lababo. Hindi ako nakabili ng lababo kahapon gawa ng nagmamadali na ako kasi mag-aalas 4 na yon. Kaya bumalik na ako dito. Kaya ngayon tayo bibili. Pati yung tiles na kailangan pa rito sa cladding. Bale ito, mga pamposte lang to. Itong gagamitin dito. Ano po to? Ang code nito is a Black Island. Yan, check na lang natin mamaya. Kasi medyo masikip. Yan, Black Island po. Yan o. Hindi ko makuha. Ayan, nandito na po yung si Joshua at si Jasper. Sila pa yung nagtatrabaho dun sa Phase 5. Kukunin nila yung shipping gun dito. Kaso nga lang, wala pa yung tropa. Medyo maaga sila. Good morning muna, Joshua. Good morning po. Si Jasper, good morning. Good morning. Ito na si Master Jojo. Good morning, Master Jo. Good morning. Buhat tayo kahit tigi-isa para mabawasan to pagpunta natin dun. Yung tiles. Medyo magaan lang. May magaan dyan eh. Para makabawas dito. Eh, Karosa, pinuha lang nila yung shipping gun dito. Yung regarding nga pala rito sa pagre-relocate ng metro ng tubig, hindi na po nakabalik kahapon. Check natin ngayon. So, may ilang araw pa naman kami bago mag-install ng tiles. Just in case na magkakaroon ng problema sa delay, madedelay tayo, iiwan lang namin tong area na to para mailipat muna nila. Ay, si Pangski, good morning yan. Good morning. Bagong gupit ha. Magtatabas. Nakabike ka ngayon ha, mukha kay Jamil yan ha. Mungkas lang ako kay Jasper. Mungkas ka? Ayan yan kay Jamil. Ayan. Tara si Yogi na lang hinihintay. Ayan na si Yogi sa kabila. Sorry tada kayo. Bistay tayo. Bistay muna kayo. Bali nagpe-prepare lang yung tropa. Tapos kompleto na sila rito. Andito na si Yogi. Ayan Gi, good morning Gi. Good morning! Yun o, electrical kagad dito. Kukompletohin na po ito. Tapos yan, ipapa-primer na natin po ito. Ito naman, nagkagalaw-galaw pa itong mga ano. Ayan ang matatagal pa. Hindi pa naka-fix. Tapos ipapa-primer muna natin yung bakal. Yung 2x4 nung dating naka-ano rito, naka-install. Tapos dito, hinihintay na tayo ng installer nito pero wala pang buhos. Bibilin ko muna yung lababo. Unahin ko muna yung lababo nito para may reference na kami dun sa pag-boost ng slab ng counter. Tapos asikasuhin ko na rin yung tatlong piraso nito. Bali, pagbalik ko, isasakay ko na lang sa sasakyan. And di-deliver natin dito. Kasi itong mga naiwan dito, pang ano to, pang division. Yan, magma-minus na lang kami pag bumili kami materials sa division. Yan, habang inaasikaso yun, ine-electrical. Tapos
pipinturahan yung bakal. Ayun, labas muna tayo. Nagbibistay lang sila pang ski, sila JJ tsaka si Master Jojo para dito. So ito, sa tingin ko baka sakto lang to dito or magkulang pa nga kasi 15 lang ang sukat nito, 15 by 60. Yan, mas maano to, maliit lang conforme sa natural na ginagamit namin na 30 by 60. Tapos bibili na rin natin yan dito, kasama natin si Mrs. Tara. Okay, bumalik tayo rito. Dito tayo pumili kahapon ng tiles. Ito yung napili niya na ma'am sa pangklading. Yan, 30 by 60 bumili tayo ng 13 piraso. Nadagdagan siya, dati siyam lang nagagamit namin ito. Kasi nag-angat pa kami ng isang hollow blocks pa doon sa pasumano. Yan, lababo naman. Yan nga lang, hindi available dito yung mga lababo na binibili talaga namin. Hanap tayo. Okay, Karos, bali yung 13 pieces na tiles, 1,040. Yan, bali 80 pesos yung isa, 30 by 60. Ay, sasakay na lang po sa kanan. Ayan, ito yung lababo. Naghahanap tayo ng lababo na walang ganito. Ano po yan, overflow yung tawag dyan. May ano po kasi yan eh, may mga disadvantage. Balang araw, magkakaroon ng tagas yung yung ilalim dito. Kahit sabihin pang selyado yan, tapos kapag ka naka-install na yung lababo, bali parang ano po yan, dito sa likod niyan, 'di ba? Hindi mo naman makakalikot yan kasi gawa ng nasa ilalim siya ng slab. Slab ng kitchen table. Encounter namin na sa ibang client na may mga ganyan, napakahirap na ayusin. Sobrang hirap kasi yung kamay mo masyadong masikip na sa ilalim ng lababo. Yun, may nakita tayo. Ito naman yung sukat na inaanap natin, 450 cm by 650. Yeah, medyo pricey nga lang siya kasi medyo mas malaki yung lababo kumpara rito, medyo maliit lang. Ito yung inaanap natin. Malaki-laki, konti. Medyo mataas lang ng konti yung presyo kasi mas malaki. Okay, ito yung binili natin. Ayos naman. Stainless. Kasama ng strainer. Yes. Yan na, ito yung presyo niya. 8,500. Dito naman tayo sa isang hardware, bali 960 yung pinamili natin dito, tatlong Sierra. Ito. Saktong-sakto pagdating natin doon, install na po nila 'to. Ito, Karosan, dito tayo sa phase 5 after lang natin manggaling doon sa hardware. Kaya inuna ko muna rito para isang ikot lang tayo. So ito yung update at saka mga naganap kahapon. Dala na nila yung chipping gun natin. Unti-unti nang binabaklas yung kitchen sink dito sa may dirty kitchen sa likod ng back area. Barato na po. Kawasan po namin ng lupa dito para mag-go for poste. Sige. Tanga nga po. Okay lang yan. Ano naman po, butas? Parang lang. Pinilagay lang. Mm-hmm. Hindi, meron yan. Mahahanap yan. Maliit lang ang basin dyan. Kaya kinoconcern ng mga kasama natin dito. Pero pagdating namin kasi dito, inspeksyonin namin yung lahat. Kaya kailangan muna nilang tanggalin yan para makapagawa ng column dun. Yan, ito pa rin yung mga materialis natin. Nandito pa din. So yung naman namin na strategy na gagawin dito, i-demolish nga namin lahat. Okay lang kasi may gwardiya naman dyan eh. Hindi naman papasukin to, nandiyan na yung gwardiya. Mababantayan na nila yan. Tsaka hindi tayo mag-iiwan ng mga personal na power tools dito. Bagay yung mga orderin natin ng mga pinulik boards, yun ang ipang-cover natin dyan kapag na-demolish yan. Pero dyan pa yung priority natin. Medyo matagal-tagal pa yan. Tapos sa ito, may bala kaming baklasin to tapos gawing pader na lang. Para masakop yung masakop ng TV console yan. Medyo maliit kasi yung TV console. Kasi ito, paluluwagin namin ito. So
So hindi naman namin ito ano yung sasakupin. Yung mga gandito sa kalahat eh. Para hindi masyado nakadikit sa pintuan. Ayan. Alright, tuloy-tuloy lang po yung trabaho ng buong yung dalawa natin kasama dito na si Jasper at si Justin. Hindi ko nga pala nabanggit. Nagpadala sila mam dito ng additional na container ng tubig. Ayan, maraming salamat po. Ayan, thank you. Ang pagka medyo marami na kami rito, dalawa-dalawa na yung stock namin na tubigan, no? Hindi na sa hindi na mabibitin sa pag-inom ng tubig. Ayan na. Ayan, tara. Atid muna natin ito sa kabila. Eto Karosa, dito na tayo. Nai-deliver na rin natin yung mga binili natin na materials. Tapos ayan, napatungan na isang pato ng hollow blocks. Medyo tumaas na siya ng bahagya. Yun o. Yun o, hindi nakita yung ano, yung peta ng tao pababa. Tapos ito isang pato ng hollow blocks na ito. Hanggang ganyan na lang yan. Tapos lalagyan na lang namin ng grills to. Yan, nakasagabal kasi yung metro ng Merari ko. Si Pansky, si JJ. Ano, mason ngayong araw. Ayan o, palitado. Si Yogi, pinipinturahan na yung 2x4 na ano rito, yung mga trusses. Medyo madilim pero makikita naman na may pintura na yun. Tapos tinatapos na lang yung electrical ano rito, function. Yan, yung lababong binili natin para dito yun. Dito yung gagamitin. Ito na siya. Yan, dito naman tayo karo sa birth to finish na ongoing project natin. Bali, day 34 na po tayo rito. Yan, time check, alas 10 na po ng umaga. Yan, sakto-sakto. Nagbe-merienda yung magama. Good morning po tayo. Good morning. Yan, Jamil, good morning. Good morning. Yan. Bali mamaya na tayo magbibigay ng update dito. Tuloy-tuloy lang naman yung carpentry tsaka yung preparasyon ng interior. Tapos dito, panghuling-huli na po ito, itong labas. Ito Karos, nakapag-break time na po tayo. Nakapananghalian na rin. Tapos kanina umulan, mga bandang 1:30. Tapos pagka ganitong oras, ito yung oras din nakausap ko yung ibang kliyente natin, no? Yung ongoing project na ginagawa po natin. Para alamin po yung mga needs nila dun sa mga kanilang pinapagawang project sa atin. Needs sa mga ilaw, sa mga ceiling. Yan na, syempre pinagpapaalam po muna natin sa kanila bago po natin binibili. Bingo! Bingo! Na-istorbo yung bakulaw. Dito ko kasi nilalagay yung e-bike ko. Kasi hindi to pwedeng nababasa eh. Madali siyang masisira para tumagal yung buhay sa atin ito. So pupunta muna tayo sa site. Double check natin baka may kailangan sila doon. For sure meron kasi nakalimutan ko yung isang ilaw sa ginagawa nila Master Jojo. Meron dito. Pagkakatanda ko, 8 lang yung binili natin nandun sa resibo. 8 na 2-way na blue light. Bibili ako ng isa nun. Tapos wala pa ako yung sa mga center light nun eh. Medyo ano lang naman yung ano, common lang. Gusto nila kaso nga lang hindi available din sa Olo. So magche-check din ako kung may mabibilan. Pero pag wala, tatanong natin sa client kung okay ba yung round ceiling. Yung round ceiling lang. Kasi yung parang pa ano, parang pa diamond style, medyo yun nagkakaubusan. So tara, yayin muna tayo. Okay Karos, dito muna tayo sa site. Yan ah. Bali ito mapapansin nyo Karos, wala sa skwala to. Manipis yung palitada rito. Makapal yung palitada ron. Para magkaroon ng skwala rito. Wala kasi sa skwala to. Kaya itong gilid, wala na rin to sa skwala kung papansin nyo. Ayan oh. Yan yung camera pero nakikita nyo pa tong bahagi na to. Hindi na namin to ginalaw. Yan ah. Ito yung ano, dito kami nag-adjust. Ayun yung mga kasama natin. So kahit pa paano,
nawawalan po tayo ng ng kasama sa trabaho. Yun, natural yun, hindi may iwasan. Pero yung mga naiiwan, may skill po yan, si JJ. Tapos si Pangski, siya po gumawa nito. Ano masasabi mo sa gawa mo, Ang? Hindi pagod eh. Kamaya na pagtapos eh. Ah, yeah. Hindi pa kasi tapos na. Hindi pa kasi tapos. Pero kita nyo naman. Ayos. 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 Tapos si Master Jojo rito tsaka si OG. Ayan ah. Halos na natapos nila to. Bumilis kami ngayong araw nung dumating si OG. Pangalawang araw mo ba to, Gabe? Oo, yan. Pangalawang araw ni OG. Parang kailan. Yan, lalo kami bumilis nung dito si Ogie. Siyempre kasi yung kasama natin, hindi na mga ngapa. Lagi na natin kasing kasama dati yan. Alam na yung mga gagawin. Napansin nyo, tambak kami ng materials dito. Kompleto naman. Ayan, no? Sa tiles, sa cemento, adhesive, meron. Kompleto. Yan, ginawa natin to para hindi po tayo matambakan. Kasi mas mabilis yung mga tao kaysa sa atin. Yan. Para pag nakailangan sila rito, nandito na. Hindi na nila tayo tatawagin. Para hindi rin tayo malito kasi meron pa tayo dun sa phase 5 tsaka rin sa kabila. Sa may birth to finish na rojos. So ito lang, aalis muna tayo. Biling ko lang to, yung isa nito. Tapos meron din tayong bibili na pintura. Isang quart lang. Doon kasi sa ginawa namin dati na isang Miatanao overall paint. Meron pa kaming isang araw na babalikan po rin. So, ang turnover ko no na sa July 28, yung lipat ng may-ari, kaya kailangan bago mag July 28 na naayos ko na lahat ng dapat ayusin din. Yan, meron na rin pala tayong mga materials ng tiles dito. Nabili natin kanina. Yan. Tapos yung sunod na ipapa-deliver natin dito, syempre yung mga bakal para sa trusses nito sa harapan, sa gate, sa fence grills. Alright, ito tayong all home. Tara, okay, dito na tayo sa all home. Ito yung ilaw na kulang tayo ng isa. Yan. Yun. Sir, so meron yung dito. Meron nang bago. Pero sige, yan. Gintong clean lang. Okay, oh, yun, okay lang. Tatlo, diba? Tatlo. Oh. Maswerte yung pagpunta natin dito. Sakto-sakto. Tatlo na po. Testingin na rin. Ayan pa. Tinetesting unti-unti. Bali, ang kailangan natin ito, tatlo. Sa living area, sa sala. Tapos din sa kwarto. Bali, apat pala. Apat. Tsaka dun sa back extension. Same na sukat. Timing yung punta natin. Break time, walang tao rito. Walang mag-aasi sa atin. Dito yung pintura na pinatimpla ni Ma'am dati. Check ako, makakabalik ako mamayang gabi. Tingnan natin. Tara. Balik araw sa nandito tayo sa Jollibee ngayon. Na nakitambay lang tayo, kulang tayo rito. Balintayin natin na lang yung after break time nung para sa pintura. Kasi ito yung pinamili pala natin. Yan. Eto. Tapos yung sa living area, bali, maliit na lang yung binili ko. Kasi medyo malaki. Baka malaki rin yung exposure ng liwanag. Para ma-maximize lang natin yung light exposure dun sa mga ceiling. Hintayin lang natin yung break time. Para doon sa pintura, para hindi na ako babalik mamaya. Bali, 3.30, nandito na yon. Ito nga pala mga pinamili natin, bali, 3,025.75. Ito, bali, bumalik tayo rito sa paint center, dito sa loob ng all home. Yan, Davis. As long as na meron lang kayong code doon sa mga pintura, na dati nyo pinatimpla rito, wala nang kahirap-hirap na, pre, na. Yes, sir. Dire-diretso na. Eh, inaintay ko na para hindi na ako babalik mamaya. Sayang yung oras.
Okay, mag-update po muna tayo rito sa mga nagawa namin dito sa Phase 5. Bali, excavation pa rin ngayong araw po ng Martes. Ito yung pinamili namin kanina. Pinamili ko pala kanina. Ayan, este kanina ako lang. Ayan na. Grabe na yung mga hukayan dito. And tapos inumpisahan na rin po dun sa, sa pinakadulo. Inumpisahan na rin. Nililipat na nila yung lupa rito para medyo maluwag-luwag na. Tatalan tayo. Yeah. And tapos dito natibag na rin. Yan ang baklas na rin ito. Tapos yung lupa na nandito, nilipat nila. Ayan o. Kaya medyo lumuwag. So bali ang ginawa lang nila rito, nilipat lang nila yung lupa. Kasi yung paghuhukayan nito, nitong column na to, dito naman po itatambak. Ayan. Ayan o. Medyo maghuhukay na yun para sa poste. Dito naman itatambak yun. Ito Karos, ito po yung naganap ngayong araw po ng Martes dito. Sa tansya ko, mga na to, mga 8 araw na sila rito. Yan. Di na masama, marami-rami na rin yung nagawa. Dito na po ulit tayo mga Karos. Tapos yung dala-dala nga pala ni Ogie, yan yung pinaka air ventilation ng exhaust fan. Yan, lagi nyo na nakikita sa amin yan. Patayin muna natin ito. Oh. Update po sa mga palitada rito. Ito. All plastering dito. Halos sa finish po ito, ibig sabihin nakapuro ng simento. Ganon din sa kabila. Ayos. Marunong yung mga kasama na natin. No? Marunong palitada. Tapos sa sintada dito. At saka rito. So may onhan na tayo na tiles nito. Bukas na. Kanina ko kasi mga tanghali. Umulan din. Grabe, lakas din ang ulan kanina. At focus na lang po sila rito. Sila Master Jogger. Tsaka si JJ sa loob. At itong mga ilaw na to. Gagamitin po rito sa kwarto. Sa back extension. Dito sa parang pinaka-living area niya rito, sa sala. Tsaka dito, yung maliit dito. Dito namin kakabit yung maliit. Tapos sa back extension area, ito na. Yan yung exhaust fan natin. Bali, naka-adjust na po ito yung mga ilaw natin, exhaust fan. Dito sa sa cabinet, magkakaroon ng overhead cabinet dyan, naka-adjust na po yan. Nasa 30 cm, tapos may onting adjustment pa para sa mga ilaw tsaka exhaust. Nakikita niyo yung tubo na to, para po to sa sa pinaka range hood niya dito. May range hood na ilalagay dito. Ayan na. Ito, maglalagay tayo ng round ceiling lamp dito. Tapos magbubutas dito na para sa classic pin light. Ayan, wala tayong onhan no, kasi mahirap hanapin. Check natin kung makakahanap tayo. Ayan, si Yogi nasa taas na. Nagkukumpuni na siya ng ating parang pinaka-exhaust na ducting para rito sa exhaust na to. Kasi kapag hindi na yung naglagay nun, yung hinihigop niya dito lang sa kisame, sa pagitan ng kisame tsaka yero. Kailangan natin maglagay nun. Ayan. Ayan, halos magiging okay na tayo rito. Tuloy-tuloy na to. Ito na lang. Ito na lang yung linya ng tubig. Yan, hindi bumalik ngayong araw. Tapos may mga babakbakin pa rito. Kagaya nga nung floor drain dyan. Babakbakin pa yan para kapag ginagamit nila. Yung sa, kunyari, yung sa pinaka washing machine. Doon nila patatagusin. Hindi na tatagus dito sa daanan. Dito na, diretso na sa kanal. Okay, Karos. Dito na ulit tayo. Pinaka last update natin ngayong araw po ng Martes. Day 34. Halos ang makikita nyo rito yung puro pag-assemble lang ng carpentry at saka pagliliha. So yung diskarte nila rito, liha lang para isang dumihan lang. Kaya lahat dito pinapalinis na ni Tatay Ramil kay Jamil.
Wala si Jamil, puting-puti. Putpud na. Putpud na. Lihat. Ayun na. Putpud na yung kamay ni Jamil. Pero grabe yung kinis na, no? Napakakinis na ng pader. Para ano na lang to. Isang pasadahan. Kapag siya pre-niner. Eto. Bali yung sa bar counter, ganito yung gusto ni Ma'am. Merong shelves dito. Tapos inisip namin kung ano yung gagawin dun sa kabila kasi kokoberan lang yun. Ginawa na lang namin shelves na lang din. Yan, isang horizontal lang. Tapos ito, cover na to. Tapos dito sa ano, maliit na makikita nyo rito. Gusto na yung nangyari, may konting space dito, nasa 12 inches. Tapos diyan lagay mo ng ano ng to wine rack to. Yung wine rack. Tapos dito gumawa pa kami ng shelves dito. Nakakasya yung bote. Yan na. Sayang kasi yung space. E, abangan natin to kapag nalagyan pa ng header to. Magandang maganda to. Ito Karosa, agad dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Martes. Doon sa mga nagpapashoutout tsaka sa mga nagtatanong. Sa susunod na vlog na lang po mga Karosa. So paano po, kita-kita tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat tsaka syempre, ingat po palagi. Yeah, mga Karosa, nakauwi na po yung tropa. Nandito ako ngayon sa may malapit sa guard house, sa may opisina. Meron pong nag-aabang sa akin dito na si Ma'am Nida Soriano. Yan, welcome po natin dito sa vlog natin. Shoutout po sa family ni Ma'am Nida tsaka also kay Ma'am Nida Soriano. Isa po siyang taga Las Piñas, may bahay po ron. Tapos balak niya po kaming kunin ng grupo namin doon po. Sana po matuloy tayo, Ma'am, no? Sakali. Ayan po, God bless po kay Ma'am sa family at tsaka doon sa bahay na gusto niya pong ipa-repair. Parang renovation po, no, Ma'am? Ang dati, no? No, renovation. Yan. Ma'am, baka may gusto pa ako kayong sabihin, idagdag or batiin. Ay, naku, wala na. Si Lucky, tsaka si Bear. Hi, shout out. Yan. Shout out ulit, Ma'am. Salamat po sa pagpunta. Sige, salamat din. Maraming okay. Salamat. Natagwa kita. Ito, nandito tayo sa shop ni Master Batang. Yan. Shout out ulit kay Ma'am Nida. Nida Soriano. Yan, ingat po sa pag-uwi. Las Piñas pa. Maraming salamat sa pagbisita po. Yan, babayaran po natin yung ano, yung... Pinagawa po namin aluminum boards dun sa bare to finish na row house. Ayan, check natin kung magkano po lahat yun. Ang date ngayon, boss? 26 07 26 2022. Yun. May libangan sila rito, tamang pull lang para hindi nakakaboring habang nagtatrabaho. Ayan, okay na po tayo. Maraming salamat kay Master Batang. Bali, 22,500. Medyo bumaba to pre, alam ko yun, no? Medyo bumaba, nagbigay na ng discount si Master Baba. So, sliding sa CR, sliding window, dalawa, tsaka screen door. Pre, thank you ha. Alright.